isa pang gusto ko sa speech ni Pangulong Duterte, yung sinasabi niyang, ngayon, may crisis na tayo. Bakit? Nagbabanggaan na yung dalawang executive branch at saka yung legislative. Nagbabanggaan na. Okay? Pero ang ganda na sinabi niya. Pero ngayon, police at sundalo, lumayo muna kayo sa usapan. Sabihin, separate yourself from this politics. Ang galing, sabi ko. Iba talaga ito si Presidente. Kung iba yan, mga katulad ni Isko Moreno, yung style na ganun, yung Morio Moriones, siguro ay, I will use my police. Yung ganyang style, di ba? Si Pangulo, hindi. Matapang, pero alam niya kung kailang gagamitin yung tapang. So sinasabi niya ngayon, mga police, mga sundalo, relax muna kayo, layo muna kayo. Okay? Maybe in the future, pero now, relax lang, ha? And ako kasi, grave abuse of discretion, the exercise of the is a grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Sinobrahan mo eh. So pag sinobrahan mo, away na tayo. Na mag-order ka ng sergeant at arms mo, sino man kasama niya, isa lang man yan. So you will order the police. So I'm ordering the police not to obey you. You may resort to using the military. Ang sabihin ko sa military, stay out. My order is you stay put. Huwag kayong sumunod sa order ni Gordon kasi he is now treading on dangerous grounds. Itong kanyang hearing is an exercise of grave abuse of discretion amounting to already of lack of jurisdiction. That power to compel people to be there does not include abuse, does not include despotic ways, does not include like making... Alam mo, mga na sinabi ni Lilia Albano, ha? Gusto ko yun. Hindi kasi conceited ang presidente. Tama ka dyan, madam. Perfect. That's ano eh. Hindi siya yung... Ano yung sabi ng conceited? Yung full of himself? Alam mo yung mga ganun tao? Oh, sino? Halimbawa, si Isko Moreno. Full of himself yun eh. Yung... Ako. Ako ang bayani. Ako lahat. Yung katulad ni Pacquiao. Ako lang may solusyon pagdating sa korupsyon. Ako na. Ako, kasi alam mo yung ganun-ganun yung pag-style niya. Alam mo kasi, kasi nakikita ko yung korupsyon sa bayan. Naaawa ko sa mga Pilipino. Kaya iaalis natin sa korupsyon. Full of himself eh, di ba? Si Pangulong Duterte hindi ganun. Di ba? A very reckless but deliberate statement which is an affront to the Constitution when you say, I will conduct the investigation until kingdom come. Tanungin kita ngayon, sino ka? Sinuka ka? O sinuka ka daw? Ay, hindi, mali. Sino ka? Okay. Ngayon, naguluhan lang ako. Now, kayong mga senador, you might be offended by my words now. Eh, yung kasama ninyo, sabihan ninyo, eh, pag hindi rin kayo makapranka, gusto nyong sumali sa rumble, eh, hindi, mag-rumble tayo. Rumble na. Then I said there will be a constitutional crisis. So I'm ordering the military and the police to, you know, as their commander-in-chief, may crisis na tayo. Ikaw ang bahala. Ayan, ako. So, ang linaw ho, magandang sinabi ni Pangulong Duterte. Alam mo, actually, sinabi niya to bago ho mag-live tayo kagabi, kaya lang hindi ko napakinggan. At syempre, sinubukan muna natin ng namnamin. Kasi ayoko magsalta nang wala nang ninamnam. At ito pa, malupit ito ha. Malupit. Kaya feeling ko tameme sila eh. Bakit? Ultimo yung mga congressman o yung lower house yung tinatawag. Diba? Remember the legislative, dalawa yung two houses yan eh. Diba? Tinatawag na upper house o at saka lower house. Ayaw patawag ng lower house, so gusto nila senado at saka ang congress. Okay? Mismong ang congress, gumawa na ng kanilang move. Ano? Di ba kinakawawa yung babae doon? Yung taga-Farmaly? Ang ginawa nila, eto o, si Crizel Mago Surfaces is now under protective custody of lower house. Ibig sabihin, senador o senado, sumusobra na yung pagiging abusado ninyo. Masyado na eh, masyado na kayo. Di ba? Etong si Lincoln Ong, na wala namang kasalanan, hindi nyo lang nagustuhan yung sagot dahil sinasabi lang niya yung totoo at hindi nyo nagustuhan yung sagot.
eh ang ginawa ninyo ay kinulong ninyo. Hindi namin papayagan ng lower house. Sino po yung lower house? Yung mga nasa babaho. Ay, hindi. Mga congressman, okay? Yan po yung pinamumunuan sa kasulukuyan ni Speaker Velasco. Kaya alam nyo, medyo ano ah, mga itong mga recent na galawan ni Velasco, natutuwa ako ah. Hindi, walang biro, di ba? We criticize that. Marami pa nga nagsabi, hindi kasi kayo tano kay. Hindi, alam nyo, kung ano lang yung tama, dun tayo. Eto, maganda yung ginagawa, di ba? Mga nakaraan, mga pagdinig. Siyempre, hindi naman o yan maggagalaw yung mga yan nang wala hong basbas ng speaker. Whether we like it or not, the speaker always has the command dun sa kanyang mga tao. Kita natin kung hindi sa lower house, hindi lumabas ang totoo, di ba? Tapos ngayon, antindi, talagang pinotektahan na nino, Mike Enriquez po. Ay, nene. Pinotektahan na po ng lower house itong si Rizel Mago. Okay? Kasi nga ho, medyo abusado na ho yung itong mga senador, kaya ganun, o, di ba? Maraming salamat ha. Medyo ano ha, pumupogi ka talaga ha? Speaker Velasco. I hope to meet you soon ha. Ha? Hindi. At saka alam niyo kaya medyo natutuwa din ako dito kay Velasco kasi hindi ho siya no, hindi siya tatakbo. I mean hindi siya maghahangad na maging senador kagad o whatever. Hindi ko naman sinasabing masama kung magsenador ha. Ang point lang is ginagawa lang niya yung trabaho niya. Thank you very much. At syempre kay Aglipay, binanatin din natin dati yan. Maraming salamat. At sa bumubuo ng lower house ngayon, thank you very much sa inyo. At ginagawa nyo yan dahil naniniwala kayo na talaga medyo umaabuso na itong mga senador na ito. Ang nakakapagtaka, buti pa itong mga to nagsasalita. Yung mga tinulungan ni Pangulong Duterte sa Senado, ano, nga. Si Senator Go lang ba ang kaalyado ni Pangulong Duterte dyan? Baka gusto nyong gumalaw-galaw naman kayo dyan. Asa na yung mga nanalong kalyado ni Pangulong Duterte? Nga. Hindi, naiinis talaga ako eh. Sa totoo lang ha. Naiinis na ako dito sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Kasi sino ba ang gumagalaw yung mga congressman? Si Marcoleta, di ba? Puro congressman ang gumagalaw? Asa na yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte yung senador? Lalo na yung bumaligtad na si Tolentino. Anyari sa inyo? Nangyari. Alam mo kung bakit? Ito ah, walang biro ito. Kasi may 6 na taon sila eh. Yan ang malungkot na katotohanan. They have 6 years. Meaning, ngayong 2022, tuloy-tuloy pa rin silang senador. Until 25. By 22 pala, wala na si Pangulong Duterte. So, they don't have to be allied with the president. So, medyo lalabas na yung kulay nilang totoo. Kamusta na kayo? Bato-bato sa langit ang tamaan tanga. Pag kayo hindi tumayo, 2025, makikita tayo dyan sa Senado. Hindi ako nagbibiro. Pupunta kami ni Dada dyan, nakamotor.